So, ayun na nga. Sa wakas, di ba? Pinatulan din ni Rufa Gutierrez itong si former mayor or Quezon City mayor na si Herbert Bautista. Pero mga G, kung nung unang panahon pa lang o nung mga time na sobra naman yung unang panahon, sobrang tagal na naman, di ba? Pero ang ibig sabihin ko, kung nung kabataan pa lang ni Rufa Gutierrez at mga time pa lang na sabihin natin beauty queen pa lang siya o sabihin na natin hindi pa siya single mom o hindi pa siya ganyang katanda, okay? Kung nung mga time pa lang na yon ay diniskartehan siya neto ni Herbert o baka diniskartehan na talaga siya neto noon pa, G, maniwala ka sa akin, siya ay marireject. Bakit? Simple lang. Dahil sa mga options ni Rufa at dahil sa value niya bilang babae na sigurado ako na aware si Rufa Gutierrez doon. Lalo na itong si Herbert ay isang, lalo nang hindi niya talaga papatulan itong si Herbert dahil, nung mga time na yon ay si Herbert ay hindi pa nga, kumbaga, ay ganung kataas ang status at syempre, mas marami pang option si Rufa Gutierrez. Okay, at lalo nang siyempre, si Herbert ay isang beta male. Okay, kaya ano ba sinabi ko sa inyo? Kung meron kayong trip na babae at sa ngayon ay hindi ka pa niya pinagbibigyan, G, wala kang ibang gagawin, kundi of course, hayaan mo lang na itrato ka niya na parang kaibigan muna sa ngayon. Kung talagang hindi niya gusto makipag-date sa'yo o nire-reject ka pa at ang tingin niya ay pang friends ka pa lang, na kahit na ginawa mo na lahat ng mga sabihin nating strategy pero hindi mo pa rin makuha, then ang best way ay kumbaga maging parang beta orbiter ka muna pero hindi ka magiging beta male talaga. Kumbaga okay lang na maging kaibigan ka niya na muna, tapos ang gawin mo ay improve mo ang sarili mo, ayusin mo ang buhay mo, di ba? Ayusin mo yung status mo na ngayon itong si Herbert ay tatakbo pa ng senador, di ba? Then sobrang makukuha mo talaga yung hypergamy ng babae, lalo na kung yung babae ay matanda na at sabihin na natin single mother na. Okay, dahil alam ni Rufa Gutierrez na pa-decline na siya at aware siya na kahit na marami pang mga lalaki na mas mataas ang value kaya Herbert Bautista na umaali-aligid sa kanya, hindi naman siya siseryosohin nito. Tandaan nyo, nasa stage na si Rufa Gutierrez ngayon na ang hinahanap na niya ay isang beta male provider kung saan siya makakapag-settle down. Diba? Na itong si Herbert naman, kahit na dalawa na ang anak niyan, kahit na sabihin na natin matanda na yan, kahit na sabihin na natin, kumbaga, may mas makukuha siyang mas maayos dyan. Since meron siyang pantasya kay Rufa Gutierrez nung kabataan nila na siguradong hindi siya papansinin ng mga time na yon, di ba? Na ngayon, di ba, ang ginawa niya, o kaya ngayon ang ginawa niya, ay, nag-take advantage na siya doon. Dahil alam niya ngayon, may chance na siya. Dahil nga nagpalit na yung kapangyarihan o yung value nila. Si Herbert ngayon, mas mataas na ang value, si Rufa naman, pababa na ang value. Okay, dahil nga, gaya na sinasabi ko sa inyo, G, ang mga babae ay parang mga gatas. Habang tumatanda, napapanis, bumababa ang value. Hindi katulad ng mga lalaki, lalo na ito'y nasa purpose niya o alam niya yung purpose niya o sabihin natin alam niya yung grind niya o meron siyang grind tapos meron siyang purpose o meron siyang ambisyon, then yung lalaki sigurado tataas ang value katagalan, parang alak nga. Okay, kaya ano ba sinabi ko sa inyo, walang magsisettle down hanggat inaabot niyo pa ang mga ambisyon niyo, hanggat inaabot mo pa ang tunay mong potensyal. Dahil maniwala ka sa akin, balang araw, tataas at tataas ang value mo. Dadami at dadami ang option mo sa buhay. Hindi lang sa babae, pati sa ibang opportunity. Okay, dahil syempre, gumanda na buhay mo. Mas maraming gustong makipag-negosyo sa'yo. Mas maraming, gustong tumulong sa'yo. Mas maraming gustong makipag-date sa'yo. Di ba? Kaya nga, mag-focus ka sa purpose mo, hindi sa babae. Okay, at walang magpapakasal. Dahil someday, G, tataas at tataas ang value mo lalo. At pag tumaas ito, pati yung mga gantong klaseng babae, mapapansin at mapapansin ka na, unfortunately kay Herbert, hindi niya makukuha na yung full potential o yung, kumbaga, yung peak o yung kalupitan ni Rufa Gutierrez noon. Okay, ngayon ang makukuha niya na ay yung Rufa Gutierrez na ganito na lang ang value. Na sa tingin ko naman, since beta male at simp itong si Herbert Bautista, kumbaga magiging masaya na rin siya kahit papano dahil sa wakas, di ba? Natikman niya din yung dating ano niya, pinapantasya niya, di ba? Na pati si Chris Aquino, di ba? Inano rin ito, diniskartehan. Pero what I heard or what I have heard
ito daw si Herbert ay nabusted ni Chris Aquino. Nabuti na lang dahil 'di ba? Mas maganda lang si Rufa ang makuha niya dahil mas maayos pa si Rufa kahit na pareho silang single mom, okay? Kaysa kay Chris Aquino. Si Chris Aquino ngayon na may sakit na, Chris Aquino ngayon na walang kasamang bebe love, 'di ba? Dahil nga sa ininject sa kanila sa utak ng feminism na i-chase mo muna yung career mo. Magpalipat-lipat ka sa mga lalaki, 'di ba? Huwag ka mag-alala. Palaging meron kang other option, 'di ba? Tapos sobrang validated pa yung utak, tapos napakaraming pera. So ngayon akala ni Chris Aquino, hindi niya kailangan ng ng lalaki. Okay? Kaya ngayon palipat-lipat siya hanggang sa tumanda na siya nang tumanda, bumaba na nang bumaba ang value niya. Ngayon, wala nang lalaki na gustong mag-settle sa kanya. Pero fortunately, kay Rufa G, diba, nauto niya pa rin itong si Herbert B. Okay, dahil nga, dati siyang pantasya nito. Pero believe me, mga G, believe me. Okay, believe me on this one. May isang mag-cheat sa kanila someday. Bakit? Simple lang. Dahil yung value ni Rufa Gutierrez, actually, hindi may isa. Mas malaki ang chance na, well, actually, let me rephrase that again. Okay? Parehong may chance na silang dalawa ay mag-cheat sa isa't isa. Dahil itong si Herbert ay hindi naman talaga niya ang tunay niyang gusto. Okay? Kumbaga, kaya lang niya ito nagustuhan ay dahil para sa security. Wala siyang genuine desire. Wala siyang, sabihin na natin, genuine na attraction o interest dito kay Herbert. Dahil nga, alam naman niya na, kumbaga, ito lang yung safest. Kumbaga, nandun na siya safe dahil pa-decline na nga yung, ano niya, yung value niya. Okay, na ito namang si Herbert, kaya pwede siya mag-cheat ay dahil syempre patanda na si Rufa. And since ang mga kalalakihan ay naturally attracted sa mas batang babae dahil nga sa sex, dahil pag ang babae mas bata, mas kayang magbuntis. Kaya naturally na-attract tayo sa babaeng mas bata. Okay? Then yeah, mangyayari 'yon someday. So hintayin niyo na lang dahil palagi naman nangyayari 'yan at kahit kailan hindi nagmimintis. And by the way, congrats Herbert.